sesimpesyahan natin ngayon, itong dalawang kumpano na ilang araw ko din itinulong sa ref. Ang una natin gagawin dito ay lilinisan natin. Puputulin natin itong mga paligpit, pati itong mga buntot. Pagkatapos ay puputulin natin itong dalawang ulo. Atin ngayon ipi-fillet. Itong katawan ng pompano. Yan mga kabayan, pagkatapos ng 1,000 taon, natapos din nating gayatin ang ating pumpano. Pagbubukod din natin ngayon itong ating ginawang fillet ay gagawin nating daing na pumpano. At ito namang dalawang ulo ay ating gagawing pinaksiw, o ang tawag namin doon ay bukod sa pinaksiw ay ang tawag namin doon ay pinangat. Nalalahokan natin ng luya, ng bawang, ng kaunting sibuyas, lalagyan ng paminta, lalagyan ng siling mahaba, at pagkatapos ay saka natin titimplahan ng asin. Eto na ngayon mga kabayan, at nalinis ko lang ating dalawang kumpano. Katulad yan ang sabi ko kanina, yung dalawang ulo ay gagawin nating pinangat. At ang ating paglulutuin ay sinisis. Pagkatapos, yun namang mga ginilit natin, ginawa nating fillet, ay ating ibababad sa toyo at suka, at ating gagawing daing na pumpano. Pagkatapos ay ating ibababad sa loob ng magdamag, at kinabukasan natin ipiprito. Heto na ngayon ang ating daing na pumpano, at ready na para ating iprito. Ayan mga kabayan, piniprito ko na ngayon ang ating daing na pumpano. Medyo nilakas ako ang apoy dahil ako gutom na. Nagmamadali eh. At dahil nagpuputo pa ng ating piniprito, lalagyan ko ngayon siya ng takip para hindi tumidabsik sa ating
presenting our crispy daing na pumpano. Napakasarap mga kabayan. Napakasarap yung ulam sa kape. At syempre, may kanin yun. Pati yung tinik ay napaka-crispy at pwedeng lantakan. Yung kanin, kailangan na isang taka lamang. Kasi, nakakatakot pag sabay-sabay na dumating ang makakabagadang diabetes at kolesterol. Sige mga kabayan. Heto na ang pinangat ni Mrs. Magkita-kita na lamang tayo sa susunod ko pang mga vlog. At sa inyong lahat, maraming maraming salamat po mga kabayan.